Magandang gabi sa inyo, sir. Tawagin mo na lang akong Jomar. Taong 2016 sa may Pampanga. Pumunta kami ng sementeryo para dumalaw sa lolo kong namatay. 5 AM noon at naghahanda na kami para pumunta ng sementeryo. Nang biglang umihip ng malakas ang hangin, kaya't nilamig ako. Umakyat muna ako sa taas para kunin yung jacket. At since naiihina rin ako noon, kaya pumunta muna ako sa CR. Biglang namatay yung ilaw habang umiihi ako. Sabi ko sa pinsan ko kung bakit pinatay na naman niya yung ilaw. Alam ko kasing pinagtitripan na naman niya ako. At bigla niyang sinabi na kilalang kilala ko na daw talaga siya. Pagkatapos kong umihi ay lumabas na ako ng CR. Sinabihan ko yung pinsan ko na huwag na niyang uulitin yon. Nagtaka siya, tapos nagtanong kung ano raw yung hindi niya uulitin. Ang sabi ko sa kanya ay yung panitrip niya tulad ng pagpatay ng ilaw sa banyo. Pero ang sabi niya na ipinagtaka ko ay hindi daw siya yon. Iniisip ko tuloy kung nagsasabi ba siya ng totoo o ano. Pero naisip ko rin kung sino yung sumagot sa akin at yung nagpatay ng ilaw. Mahilig kasing manggaya ng boses ng pinsan ko yung namatay naming lolo. Kaya't sabi ko, pumunta na kami sa sementeryo. Nung nasa may sementeryo na kami, naihina naman ako, kaya't pumasok ako sa CR doon. Isa lang yung cubicle at nag-aantay ako. Sa ilang minuto kong pag-aantay doon, tinanong ko kung may tao ba sa loob noon. May sumagot ng oo raw. At kaboses yun ng namatay kong lolo na saktong dadalawin namin sa sementeryo na yun. Napasilip ako sa ilalim ng cubicle. May nakita akong isang pares ng paa na tanda kong katulad ng paa ng namatay kong lolo. Matapos yun ay biglang nagbukas yung pinto, pero ang mas naaagimbal ay walang tao sa loob. Dahil sa takot ko ay nagmadali na akong umalis ng banyong yun at tumungo na nga kami sa puntod ni Lolo upang magtirik ng kandila at ipagdasal ang kaluluwa niya na matahimik na sana. Magandang gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang akong V. Ang insidenteng ito ay nangyari noong mga 8 or 9 years old pa lang ako sa bahay namin noon sa Caloocan. Bali yung auntie ko at ako ay nasa kwarto noon. Kakarating lang niya galing trabaho at magbibihis siya ng pambahay. Mga bandang 7 PM siguro yon, di ko na maalala pero madilim na kasi. Hinihintay ko siya para sabay na kaming kumain. So pinatay niya yung ilaw kasi nga magbibihis siya. Ako naman, umupo lang sa dulo ng kama habang naasandal sa pader na may bintana. Habang busy yung auntie ko sa pagbibihis, may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Boses yon ng lola ko. Tinawag niya ako ng 2 beses bago ako sumagot. Inon na ulit ng auntie ko yung ilaw, tapos bigla niyang tanong, "Huy, sinong kausap mo dyan?" Ang sabi ko naman "Si Lola po. Pinapalabas na ako." "Anong pinapalabas?" "Natutulog na sina lola at lolo mo," ang sabi sa akin ni auntie. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko, tapos lumabas na kami ng kwarto niya. Pinuntahan namin yung kwarto ng lola at lolo ko. At totoo nga na natutulog na sila. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung sino yung tumawag sa akin nung time na yon. Kung tulog na yung lola ko. Hello po Boss Bob at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Katrina at masugid niyo po akong tagapainig sa channel niyo. Gusto ko lang pong ibahagi itong karanasan ko nung 13 years old ako. Nung time na yon, namatay po yung lola ko na siyang nag-alaga at nagpalaki sa akin. At sobrang miss na miss ko na siya. Kalungkot kaming buong pamilya at di ko nga mapigilang umiyak araw-araw dahil hindi ko matanggap ang bigla ang pangyayari na yon.
inatake kasi siya sa puso nun. After ng libing ni Lola, ng gabing yun, nararamdaman kong nandoon yung kaluluwa niya dahil amoy na amoy ko yung kandila ng gabing yun. Mga bandang 11:30, nakaupo ako sa kama habang nagbabasa ng libro. Nang bigla na lang may dumaan sa harapan ng bintana ko. Alam ko na si Lola yun dahil alam kong medyo may katabaan siya at suot niya yung paborito niyang puting bestida. Dali-dali akong lumabas at hinanap si Lola pero hindi ko na siya nakita pang muli. Umiyak ako noon at nalungkot dahil hindi ko man lang siya napasalamatan sa lahat ng mga pag-aalaga at kabutihang ginawa niya sa akin. Ayaw kasi ni Lola na nagpupuyat ako tuwing gabi, lalo pag may pasok ako kinabukasan sa school. Kaya siguro siya nagpakita para ipaalam na kailangan na ako magpahinga at matulog na. Pero kahit ganun, medyo masaya na ako dahil kahit hindi ko na siya naiyakap, at least alam kong nandyan lang ang lola ko para gabayan ako. Magandang araw o gabi po sir. Tawagin niyo lang akong Treyo. Gusto ko lang ibahagi itong kwento tungkol sa lolo ko. Before namatay yung lolo ko, lagi niya sinasabi sa amin na palagi raw na may nagpapakitang babae sa kwarto niya. Pero hindi naman kami naniniwala. Nang manghina na si Lolo, nabigla ako kasi lagi siyang natutulog doon sa kwarto ko. Hinayaan ko na lamang siya. Nang biglang isang gabi, kakauwi ko galing school. Napaisip ako kung bakit di ko nakitang lumalabas ang kwarto si Lolo. Kaya't minabuti kong tingnan siya sa loob ng kwarto bago ako magmeryenda. Pagpasok ko ng kwarto, nagulat ako kasi nakita ko si Lolo na nakahiga sa kama at parang hindi na gumagalaw. Dilat yung mga mata niya at may nakapatong na upuan sa ulo niya na tila may nakaupo. Sa gulat ko, dali-dali kong tinawag si Lola. Pagdating ni Lola sa kwarto, ay agad niyang tinanggal ang upuan nang bigla siyang napatingin sa amin na parang tulala. Kasabay noon, may naramdaman akong kakaibang puwersa sa paligid. Pero hindi ko na yun sinabi kay Lola. Lumipas ang ilang mga araw matapos ang libing ni Lolo ay parang may iba akong nararamdaman. Lagi kong kasabay pumasok sa eskwela ang kaibigan ko na si Alfred. Isang tanghali nun, bumili ako ng pagkain sa tindahan. Nagulat ako na makita ko si Alfred. Naatingin siya sa akin at tulala. Bigla niya akong tinanong kung bakit ako nasa labas ng bahay. Napaisip naman ako kung bakit natanong niya sa akin yun. Ang sabi sa akin ni Alfred ay naririnig niya daw akong nagsasalita sa loob ng bahay mula mismo sa dating kwarto ni Lolo. Medyo malakas nga raw yung boses ko kaya niya narinig. Naulit ng maraming beses yung mga ganoong pangyayari. Sobrang natakot na yung mga kaklase ko na pumunta ng bahay, lalo na nung minsang napagkasunduan naming matulog sa bahay namin. Ang sabi kasi nila, parang may sumisigaw daw sa kanilang mga tenga na hindi raw mawari kung saan nanggagaling at sa kung boses daw ba ng babae o lalaki yun. Basta, nakapangingilabot daw. At tumungo na nga kami sa puntod ni Lolo upang magtirik ng kandila. Bigla niya akong tinanong kung bakit ako nasa labas ng bahay. Napaisip naman ako kung bakit niya